ito gagawa ako ng lasagna. Ito ay ibang klase ito ng pasta na tinatawag nilang lasagna. Okay, gawa ng Italy. Yan. Kailangan natin ng, para sa 3 persons, kailangan natin ng 5 lasagna pasta. Yan. Tapos gulay. Dahil lasagna na may gulay. Ito lang kailangan natin, yung carrots, yung cauliflower, at saka yung broccoli. So, paggawa ng lasagna na ito, ay dalawang klaseng sauce ang ilalagay natin. Yung sauce na may cheese, parmesan cheese, ito. May butter, flour, yung Nestle cream sa atin na tinatawag, tsaka gatas. Pangalawang sauce, tomato, fresh tomatoes, sibuyas, 1/4 lang ng sibuyas dahil napakalaki ng sibuyas, butter, cinnamon, at saka yung mga leaves, dried leaves na ito. Okay, yan. So, gagawa tayo ng lasagna with vegetables. Yan. Papakulo tayo ng tubig para pakuloan yung pasta. Ito. Lagyan natin ng asin. At hayaan muna natin kumulo. Yan, kumukulo na yung tubig. Para ilagay natin yung pasta. Ito, i-drop din natin one by one. One. 5 lasagna. Tingnan natin para hindi humikit yun sa kandila. So, lulutuin lang natin ito within 15 minutes. Ayan lang natin kumulo. So, habang pinapakulo natin yung pasta, ihanda natin yung gagawin nating first sauce. May sibuyas, may kamatis, at butter. Gagadagdagin din natin yung kamatis. Kumina yung sibuyas, ngayon naman itong kamatis. Tandaan natin, papakulo tayo ng pasta. Maghahanda na tayo sa first sauce na gagawin natin na paghahaluin natin mamaya. Makikita ninyo sa instructions ko kung paano ko gagawin ito. Nagdagdagan lang natin ng konting oil para maluto yung sibuyas. Kapahin na lang ang apoy ko. Pag tinginin mo malapit na maluto yung sibuyas, lalagay na natin itong kamatis. Yan. At haluan mo rin lang. Lalagay na rin natin itong tumidyo. At saka, dorol. Yan. Pinalagyan din natin ito ng asin. Dahil ang sabi ko, ito yung dalawang sauce na ihalo natin doon sa lasagna. So ito yan, luto na itong first sauce. Patay na natin ito at tutuloy natin yung pangalawang sauce na lalawin ko. So, luto na itong pasta. Kaya natin ang malamig na tubig. Importante yan. Lalagay natin dito sa cloth ulit. Sa cloth na ito, dito natin ihahanda yung lasagna. Ang problema, ayusin natin yung mamaya. Yan. So ayan, sira-sira yan, pero mamaya bubuin natin yan paglagay sa tray, makikita ninyo. So ito, nahiwa ko na yung mga verduras o gulay na papakuloan natin dito. Ayan, kumukulo na yung tubig, lalagay na natin yung muna. 3 minutes, pinuna natin yung carrots dahil matigas, ngayon susunod natin itong cauliflower. Yan, susunod naman natin itong broccoli. Yan. So,
So ito yung ipapalaman natin doon sa lasagna. Very healthy food. Ito napakasarap. Ayan. Kailangan ito para hindi maluto ng po yung gulay. Malamig na tubig. Ayan. I-drain natin. Okay. Ito na yung naka-drain na gulay na pinadaanan natin ng malamig na tubig para hindi ma-overcook. Okay? So ngayon tutuloy na natin ito. Ito yung pangalawang sauce na gagawin natin. Ito yung margarine or butter na gagawin natin sa pangalawang sauce. Ilalagay natin itong flour. Yan. Kailangan matunaw yan. Lutuin maigi yung flour sa butter. Ilalagay natin yung gatas. Yan. Okay. Ito ang magsisilbing sauce kung sa gagawin nating lasagna ng gulay. Okay, yan. Ganyan lang. Ito para matunaw itong buo-buong flour, yung arila. Nagagantan mo natin ang konting hingit. Ayan. Ngayon, lalagyan natin ng konting asin. Yung pepper. At ito, yung cinnamon. Nakalagay na yan dito sa loob. Yan. Pampahiwag, pampadurog ito. Ang cinnamon. Pagin nyo na, hulog. Yan. Halo-halo lang yan. Yan. So, kung lumapit na ng konti, nahalo natin ngayon itong Nestle's cream. Nestle's cream. Medyo luto na. So, itong ginawa natin kaninang another sauce ng kamatis at sibuyas, ihalo naman natin dito. Yan. Ayan. Ito na yung pinaka-sauce niya. Bali. At lalagyan natin ng Parmesan cheese. Okay? Halo ng maigi yan. Itong gulay ngayon, ilalagay ko dito. Ahalo ko. Ayan. Okay, yan. Ahalo natin ito. Kung tingin nyo masyadong malapot, pwede natin dagdagan ng konting atas. So, ito na. Umpisa na natin ang pag-file ng ano. Kailangan natin ng tray na pwede sa oven. Lalagay natin dito. Pili tayo ng pasta na lalagay natin dito. Yan. Tama-tama. Two are good for two persons lang. So itong gulay lalagay natin dito. Sunod na naman natin itong pangalawa. Ayan. Yung pangatlong tanda. Pasta. Naroon na natin itong hulo. So ngayon, itong lang pasta, lagay natin dito sa baba. Ayan. Ganyan. Ngayon, tapos na yung last part, lalagyan natin ng keso, parmesan, at saka emmental cheese.
good for 2-3 persons at all. So lastly, ang cheese na ilalagay natin, yung emmental. O kahit anong cheese pwede. Kung kailangan lang, yung pwedeng i-grate natin sa oven. Okay, yan. Kailangan maraming cheese. At i-oven na natin ito for 35 minutes. So ito na ang ating lasagna ng gulay. Vegetable lasagna.